Magandang araw mga bata. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng angkop na pamagat. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang teksto. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tamang paggamit ng mga salitang kilos o pandiwa sa pangungusap na makatutulong din sa bagong aralin upang alamin ang angkop na pamagat ng isang teksto. Narito ang maikling pagpapakilala sa aralin. Sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin mo muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang mga ito ay nagbibigay ng ideya sa pagpili ng pamagat. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ang paksang pangungusap ang pinagtutuunan ng mga detalye upang mabuo ang pangunahing diwa ng talata o kwento. Ginagamit ang malaking titik sa mahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Ang unang titik sa bawat salita sa pamagat ay isinusulat sa malaking titik. Narito ang ating mga gawain. Panuto, basahin at unawain ang teksto at sagutin ang kasunod na tanong. Isa sa mga katangiang ipinagmamalaki nating mga Pilipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa paghahanda. Sila ay naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masasarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang maipauuwing pasalubong ng panauhin. Ano ang paksang diwa? Hey, ang paksang diwa, ang talatang ating binasa ay ang katangi-tanging-katangian ng mga Pilipino. Ano naman ang angkop na pamagat? Ang angkop na pamagat ay katangian ng mga Pilipino. Gawain ikalawa. Basahin ang teksto at magbigay ng pinakaangkop na pamagat. Hindi na mabilang ang mga kababayan natin nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay, tulad ng binordahan at nilino. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Ano ang angkop na pamagat? Ang sagot ay ang malikhaing mga Pilipino. Tandaan natin, ang pamagat ng isang akda o larawan ay nagpapahayag ng diwa nito. Mahalagang tandaan ang pagbibigay ng pamagat. Mabuting gawin itong maikli at makatawag ng pansin. Ito ay kalimitang humihikayat sa mambabasa na ituloy ang pagbabasa ng akda.
Ngayon ay alamin natin ang inyong natutunan. Panunto, pumili ng angkop na pamagat mula sa kahon para sa bawat talata. Ang mga pagpipilian ay A. Ang aking ate, B. Ang gatas, C. Ang manika ko, D. Ang kangkong, E. Ang paborito kong ulap, F. Ang mabuting bata. Number 1. Ang kangkong ay isang madahong gulay. Kulay berde ang dahon nito. Nabubuhay ito sa tubig o sa basang lupa. Ang angkop na pamagat ay D. Ang kangkong. Number 2. Sinigang na hipon ang paborito kong ulam. Lalo itong nagiging masarap para sa akin kapag si nanay ang nagluto. Marami akong nakakain tuwing sinigang na hipon ang ulam namin. Ano ang angkop na pamagat? Ang sagot ay E. Ang paborito kong ulam. Number 3. Magdalena ang pangalan ng ate ko. Matalino at tasipag siya. Mabait at magalang sa aming mga magulang. Ano ang angkop na pamagat? Ang sagot ay A. Ang aking ate. Number 4. Isang masustansyang inumin ang gatas. Sagana ito sa kalsyum na nagpapatibay ng ngipin at mga buto. Mayaman din ito sa protina na mahalaga upang lumaking malusog ang isang bata. Ano ang angkop na pamagat? Ang sagot ay letter B. Ang gatas. Number 5. Gina ang pangalan na ipinigay ko sa aking manika. Ito ay may mahabang buhok. Dilaw ang damit nito, pati ang sapatos. Talagang maganda ang aking manika. Ano ang angkop na pamagat? Ang sagot ay C. Ang manika ko. Sunod na gawain, basahin ang teksto at bilugan ang letra ng pinakaangkop na pamagat. Isang mapagmahal at mahusay na guro si Ginang May La Cruz. Itinuturing niya parang tunay na anak ang kanyang mga mag-aaral. Matyaga niyang itinuturo ang mga may hirap na aralin. Siya ang pinakamahal kong guro. A. Parang tunay na anak. B. Ang matyagang guro. C. Ang pinakamahal kong guro. Ang sagot ay letter B. Ang matyagang guro. Ang buwan ang satellite ng mundo. Humihiram ito ng liwanag sa araw. Umiikot ito sa mundo. Sa isang ikot nito ay nabubuo ang isang buwan. A. Ang pag-ikot ng mundo. B. Ang satellite ng mundo.
Si ang liwanag ng araw. Ang tamang sagot ay letter B, ang satellite ng mundo. Number 3. Kambalsin na faith at hope. Magkamukhang magkamukha sila. Mahilig silang kumain ng sorbetes. Pareho rin silang masipag mag-aral. A, ang mga bata. B, ang paborito nila. C, ang kambal na sina Faith at Hope. Ang angkop na pamagat ay letter C, ang kambal na sina Faith at Hope. Number 4. Ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiiral ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa't isa. Ano mang problema ang dumating, kailangang mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya ng Diyos ang ating pamilya, kaya't patuloy mong ingatan. Letter A, ang pamilya. B, ang pamilyang Pilipino. C, ang problema ng pamilya. D, biyaya ng Diyos ang pamilya. Ang tamang pamagat ay letter D, ang pamilyang Pilipino. Number 5. Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang piyesta. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapiyestahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon, lalo na sa mga lalawigan. A, ang bayanihan. B, tradisyon ng mga Pilipino. C, kapistahan ng mga Pilipino. D, mga kapistahan sa lalawigan. Ang tamang sagot ay letter B, tradisyon ng mga Pilipino. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Maraming salamat po!